Isa ka bang first-time homebuyer? Or anyone na nagbabalak bumili ng real estate property here in the Philippines? Or isa ka bang newbie sa real estate as a salesperson or as a broker? Well, kung isa ka sa kanila, you are in the right channel and you are watching the right vlog. Dahil sa araw na ito ay bibigyan ko po kayo ng mga tips and information and details kung ano nga ba ang dapat i-consider para bumili ng isang real estate property here in the Philippines. Ako po ay isang licensed real estate broker by profession since 2014 and nagsimula po ako sa real estate industry as a real estate salesperson year 2012. Pero bago po yan, ako muna po ay isang home buyer. Year 2007, nang ma-acquire po namin ang aming real estate property sa Marilao, Bulacan. During that time, wala pang mga masyadong post sa YouTube, wala pang masyadong mga information sa internet, Philippine setup, kung ano-ano nga ba ang mga dapat i-consider bilang isang first-time home buyer. During that time, nagka-delay-delay ang pagbili namin ng bahay ng aking asawa who happens to be an OFW that time na kinukulit na niya ako na bumili na ako ng sarili namin na house and lot. Kasi tumataas nga ang value ng real estate property. Pero ako naman, dinidelay ko siya ng dinidelay kasi during that time, wala sa akin nag-educate or nagsabi na the budget pala or yung aking capacity to pay or yung income capacity ko and yung budget na kaya kong ilaan sa isang real estate property ay equally proportional or proportionate dun sa location na hanap ko dapat. So wala nag-advise sa akin yan. So sa mind ko, psychologically, gusto ko sa Manila, dito ako lumaki, nandito ang trabaho ko, kung ako ibibili sa Bulacan, which is dun ang kaya ng budget ko, cannot be kasi napakalayo talaga. Pero dito sa post na ito, dito sa vlog na ito, i-share ko po sa inyo para maiwasan nyo po, i-share ko po yung mga tips and things to consider para maiwasan nyo po yung mga nangyari sa amin na naabutan na kami ng pagtaas ng real estate property na gusto namin bilhin dahil nga dun sa wrong notion ko or wrong thinking ko sa pagbili ng bahay dito or real estate property dito sa Pilipinas. Ang pagbili ng real estate property, bahay man yan, house and lot or lot only, ay maaaring maging isang nightmare kung hindi mo alam ang mga bagay na aking tatalakayin. Kaya naman ako po si Broker She ay very willing na i-share sa inyo ang ilang mga tips na maaari niyong i-consider bago kayo bumili ng real estate property sa Philippines. Dahil alam ko na hard-earned money yan. Kaya dapat bago tayo sumabak sa pagbili ng mga properties ay alam nyo to. Una sa lahat, dapat as a home buyer, you have to lay down your cards. Ano ba ang mga requirements na hanap mo? At ito ay dapat pinag-uusapan ng buong pamilya, hindi lamang ikaw. Kasi syempre, pag meron ka ng binabayaran na monthly or na-amortize mo na yung bahay, malaking cut dito sa financials nyo. So, dapat kausap mo yung buong pamilya mo para sa mga adjustments. So, first, pag-usapan natin ang isa sa mga dapat mong i-consider when buying a house and lot. Number one is budget. When it comes to budget, ano nga ba ang mga financing terms na i-consider mo? Ikaw ba ay maaaring magbayad ng cash? Cash mo ba or meron ka bang pang-cash sa real estate na property na bibilhin mo? Or installment? So kung cash mong bibilhin ang property, ang dapat mong alamin dyan is magkano ba ang kaya mong total contract price? And if installment naman, magkano ang kaya mo o hanap mo na budget when it comes to monthly payment ng amortization? So, wag po kayong magagalit sa mga ahente pag tinatanong kayo kung, halimbawa, nagtanong kayo about the property, tapos tinatanong niya, how much po kaya ang hanap niyong budget in terms of monthly amortization?
Kasi po, imamix and match niya po kayo. Kung yung bang inyong hanap na budget in terms of monthly amortization ay sakto dun sa location na gusto nyo. Madalas po kasi, yung location na gusto nyo ay hindi naman sakto dun sa budget na kaya nyong bayaran. So, madalas maririnig nyo po yun sa mga real estate agents or brokers. Ang tawag dun po sa prosesong yun ay pre-qualify po nila kayo kung saang property po ba sakto ang inyong budget at requirements. Number three that we need to know or consider when drafting your requirements for your house home buying journey is ano ba ang financing na hanap mo? Or lalo na kung ito ay installment na babayaran mo yung property. Will it be through bank? Will it be through pag-ibig or through in-house? So, through pag-ibig. General requirements po dyan is dapat naka 24 months na hulog ka ng membership mo sa pag-ibig. So kung OFW ka at nahinto ka sa paghulog mo sa pag-ibig, pwede namang i-activate mo lang yon. Pero dapat lang talaga naka 24 months ka. So paano pag hindi ka pa naka 24 months, pwede mo naman po itong ilang sum. So through bank naman, things that you consider if dadaan ka po sa bank financing, dapat po ay malinis po ang yung record. Kumbaga sa NBI, wala kang criminal record. Dito naman sa financial, wala kang record sa CMAP. Credit Management Association of the Philippines po yung CMAP, kung saan may mga record sila po doon na mga bad debtors. So yun, example ng mga bad debts, yung mga hindi po nabayaran sa ng mga credit cards, mga tumalbog na cheque, yung mga hindi nabayaran na mga hulugan or yung mga bank loans like yung financial bank loans, yung mga kotse na hindi nabayaran. So those are the example na magre-reflect po doon sa CMAP mo. So kung ikaw po ay may bad debts, definitely hindi ka na po ma-approve for bank financing. Well, for in-house naman po, ito naman po yung types of financing kung saan ang magpapahiram po sa inyo ay ang developer mismo. Hindi po lahat ng developer ay may in-house financing. Most commonly na gumagamit po ng in-house financing ay those na hirap mag-produce ng mga documents nila. And ang medyo lenient po kasi sa in-house financing sa mga documents. And ang nakikita ko lang na disadvantage dito sa in-house financing is mataas po ang kanyang interest rate. Mataas kaysa sa bank loan and pag-ibig loan. At mas mahal yung, mas magiging mataas yung monthly amortization mo since shorter than yung payment terms dito. Sa vlog na ito ay natalakay ko ang 3 sa 6 na mga dapat malaman bago bumili ng sariling bahay or real estate property. Number 1 is budget. Number 2, cash ba or installment. Number 3, financing institution na gagamitin if installment. At sa part 2 naman ay tatalakayin ko ang income capacity or capacity to pay. Number 5, location. At number 6, requirements para sa pagkuha ng sarili mong real estate property dito sa Pilipinas. Medyo napahaba po ang kwento ng inyong broker siya. Kaya naman po aking puputulin muna ang vlog na ito at gagawa po tayo ng part 2. See you at the part 2!